Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share, and subscribe. And please tap the bell button to stay connected with me. All the best. So ngayon po, isi-share ko sa inyo ang tips na rin para sa inyo, lalo na yung may mga coming visa interview sa US Embassy Manila. So since yung yung interview ko is 8:15 in the morning, so 1 hour pa lang nandoon na ako sa labas kasi mataas na ang linya. So kasi dalawa yung linya sa immigrant visa, for immigrant visa interview and for non-immigrant visa interview. So yung sa akin, since sa Philippines kami nagpakasal ng husband ko, nakalinya ako sa immigrant visa. So pagkatapos, dalhin mo yung DS-260 at saka yung appointment letter na galing sa National Visa Center, yung interview date na nandoon, yung hour, yung day. Tapos i-check yun siya sa guard. Pagkatapos, papasukin ka na, tapos i-check lahat ng mga, yung anong laman ng bag mo, parang screening. I-screening siya, parang sa airport ba na, i-check talaga ang anong laman ng bag mo, yung sa body mo, lahat-lahat, kailangan i-check. Kailangan, no electronic devices, no phone, no tablet, no laptop, no charger, any electronic. Kung may electronic kayo, niya lang sa bahay kasi bawal talaga dalhin sa loob. At saka yung mga scissor, mga any sharp materials, bawal. So, water, bawal din ang tubig. Bawal din ang tubig. Tapos, doon na naman sa isang window, kinuha yung DS-260 na may code, parang gi-check sa computer. Pagkatapos, may number ka na. Tapos, nakalinya ka na doon. Pagkatapos, may door. Tapos nakalinya ka na, tapos marami kayo, ang daming upuan doon, by number na. So, parang ganun lang, nakalinya na, tapos madali lang, parang basta nakalinya lang ang mga tao for interview. Tapos mag-ano ka doon sa isang window, mag-fledge ba, parang, I'm telling the truth, nothing but the truth. Parang ganun ba? But like, you telling the truth. So, yun ang parang fingerprinting. Yun siya ang fingerprint. Yung sa na window. Parang number one yun siya na window or number two. I don't really remember kasi medyo matagal na. Lahat ng lahat ng fingers mo, nandoon lahat, lahat, fingerprint. Pagkatapos, doon na ako sa, anong tawag niyan? Filipino Consul. Yung Filipino Consul, siya mag-interview. Kasi yung sinundan mo, marinig mo yung mga, anong in-interview, anong mga tinatanong. Kasi nakalinya lang kayo. So, marinig mo talaga kung ano ang tinatanong ng consul. Tapos, yung mga information lang, mga papers, sinicheck lang nila isa-isa, yung mga importante, yung birth certificate, yung income, yung I-864, yung affidavit of support, yung petitioner mo, basta yung question ng Filipino Consul sa akin, apat lang. Kailan kami kinasal? Tapos, ilang beses na siya pumunta ng Pilipinas? Tapos, ilang taon na yung husband ko? Yan, tapos, basta 4 questions lang yun siya. Hindi ko matandaan lahat. Pero yung, kumbaga, yung mga anong tawag nito, yung lahat ng papers,
ano talaga, chine-check yung sa National Statistics Office na birth certificate, kailangan original, hindi pwede copy. Kailangan original talaga. Yung I-864, affidavit of support, yun siya. Yung marriage contract namin, original, yun siya. Since ano ako is married before for a Filipino, so may annulment paper ako. Tiningnan nila yung ano ko, yung certificate of no marriage, kasi makita doon kung ano ka, married ka na ba ng Filipino or basta naka-ano na doon sa NSO. Yan, yung certificate of no marriage, nanghingi sila noon. Tapos, yung, ano ng judge, yung sa, anong tawag niyan ha? Yung sa National Statistics Office pa rin siya, na, ano, na papers, pero may annotation, yun siya, yung declared by judge, something like this, date of annulment, yan, nakalagay doon, hiningi nila yun, yung ano talaga, yung may annotation from National Statistics Office. So, yung marriage contract namin ng husband ko, hiningi niya, tapos ang sabi niya, ilang beses na daw yung husband ko pumunta sa Philippines. Sabi ko, ano, 6 times. Ika 6 times. Yung kasabay na ako dito sa US. Tapos sabi ko sa yung, ano, Filipino consul, nandyan siya, ika 6 times niya ngayon. Pero nandyan siya, nakaupo. Pag sabi ko, nandyan siya, nakaupo, no more question na siya. So, masaya ako kasi no more question na siya. Tapos, tiningnan niya lang yung, ano, yung pictures namin, yung wedding pictures. Pagkatapos noon, ano na naman, nakalinya na naman kami doon sa next window na naman, yung sa American Consul. Yun, ang daming ano ba, grabe ang windows doon, ang dami. Pero dapat lang talaga na, ano ka, relax, kailangan presence of mind, kailangan alam mo yung mga information ng husband mo, kailangan alam mo yung kailan kayo nagmet, kailan kayo kinasal, o saan kayo nagmet, o paano kayo nagmet, kailangan alam mo yung mga question na yan. Iano ko, mag-ano ako ng video, magawa ako ng video ng mga possible questions. Pero hindi lahat ha mag-question yan sa'yo. Mga possible questions lang yan siya. Kasi yung sa akin, yung sa Filipino Consul, ano lang siya. 4 lang. Yung mga ano lang. Ilang beses na siya pumunta dito. Parang ganun. Tapos yung mga papers lang talaga ang chine-check niya lahat. Kailangan original from National Statistics Office. Yun. Tapos yung doon na sa ano, doon na sa American Consul, kasi ang dami nila, tapos may isang babae doon, ano, in interview siya. Pag ano kasi, pag kulang ang income, kailangan mo talaga ng second sponsor, kasi may bracket yan siya, kailangan hindi ka ano dito, pagdating mo dito sa US, hindi ka pabigat ng gobyerno nila. Yung parang mag-ano ka ng mga food stamp o ano mga ganyan. Kailangan kaya kang buhayin ng fiancé mo o yung husband mo. Kaya hingi sila ng affidavit of support na I-1864 para makita talaga nila yung income ng husband mo. Kung kaya ba na buhayin ka kung nandito ka na sa US. Yan. Tapos yung nasundan ko, yung babae, hindi ko lang na-remember kung saan siya dito sa US. Pag ano, ang daming tanong sa kanya ba? Ang daming tanong. Tapos, ang tanong sa kanya is, ano, nagpapadala ba siya ng pera sa'yo? Sabi ng girl, oo, nagpadala. Tapos,
ilang beses na. Basta ang daming question sa kanya ba? Ang daming question. Pero at the end, pagkatapos tiningnan yung ano, yung I-864, kumbaga yung affidavit of support, pag ano, pag check sa console, yung ano, kulang yung income. So sinabihan siya na tell your fiance na get another sponsor kasi yung income is not enough. So balik na naman yun siya sa interview. So next, ako na naman. Parang nagpa-ano talaga ako, relax, relax, relax talaga. Tapos ang sabi ng console, anong state ang port of entry ko? Ang sabi ko, Pennsylvania, USA. Tapos yun lang ang tanong niya, isa lang. Tapos kasi na-excite siya kasi yung parents niya is taga Philadelphia, taga dito, taga Philadelphia, Pennsylvania. Hindi na siya nagtatanong sa akin. Ano na, nag-share na siya ng information about Philadelphia, about history of Pennsylvania. Yan, he is so excited. Sineshare niya na nandito yung parents na niya, yung mama niya, yung papa niya, yung family niya nandito. Yun, parang naano talaga ako, na-excite ako kasi, kumbaga doon ako na timing basta console na, ano, very okay. Yan, yun lang talaga ang tanong niya, saan ang port of entry ko sa US? Yun lang talaga, isa lang. Pero ang port of entry ko talaga dito sa New York man kami, yung plane namin na sinakyan is China Airlines. So, yung port of entry ko is New York. Pero since ano ako sa USA, Philadelphia, Pennsylvania, yung tanong niya sa akin saan yung port of entry ko sa US, since yung ano ko sa mga application is Pennsylvania, USA. Pennsylvania, USA ang sinagot ko sa kanya. Kahit na ang port of entry ko dito is New York. So, yung tips ko lang is kailangan, kumbaga, isang tanong, isang sagot. Kung ano lang yung tinanong nila, yun lang ang isagot mo. Kung yes lang, ang dapat sagot, yes lang. Kung no, no lang. Kung may follow-up answer, i-follow-up, i-ano mo lang. Depende sa question kung kailangan ng follow-up answer or hindi. Basta, pag kailangan ang question, yes or no lang ang answer, yes or no lang talaga. Yun. Yun ang, ano talaga, kumbaga, happy ako kasi yung sa consul, isa lang ang, yung sa American consul na nag-approve na ng visa, ano, isang question lang, yung port of entry ko lang, yun lang talaga. So, happy talaga ako. I'm very happy. Kasi, one question lang, tapos sabi niya, you are approved. Ganun, you are approved. Yan, and he said, you go to window 5 for yung sa ano mo, anong tawag yan? Yung sa passport mo na may visa na kung saan mo siya ipadala. Kung sa home address mo ba or i-pick up mo lang sa SM Mall of Asia. Yung sa akin, ahead pa, gumawa na ako ng ano, pick up address. Yung sa SM Mall of Asia. So, 2 days lang, nakuha ko na yung ano ko, visa. Yan. Share ko lang ha, yung ano ko, experience. At saka tips na rin sa inyo. Salamat sa panunood. Salamat sa pakikinig. Thank you. Please like, share, and subscribe. And please tap the bell button to stay connected with me. All the best. Thank you po. Thank you, everyone. Kung may mga question kayo, ano lang kayo, just leave a comments below. Salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. Ay, may nakalimutan pa ako sa, ano pala, sa dress code pala, kailangan talaga na, kung pwede, ay, hindi talaga kung pwede,
ano, yung close shoes at saka long sleeve or button down shirt, yung ano ba, disintitingnan or blazer or cardigans. Yun, okay lang ang pants pero hindi jeans, yung parang khakis siya. Khakis tapos ano, may iba rin na nag-ano, naka-dress sila. Okay lang ang maka-dress as long as ano siya, hindi sleeveless, as long as ano, formal siya tingnan. Okay lang 'yan, yung yun ang mga dress code. Pero yung sa akin, ano lang sa akin, white t-shirt. I know, it's not t-shirt. White button-down shirt, yung polo shirt na may collar. Tapos may button. Ay, may button talaga kasi button-down shirt. Tapos ano lang, khakis lang na ano, tan ang kulay. Yan. Kasi yung iba, pwede ka rin mag-cardigans, mag-blazer, pwede ka mag-dress. Pero, ano, hindi pwede mag-jeans kasi informal pag mag-jeans. Yun lang mga dress code. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Thank you very much. Yan. So, next time, gawa naman ako ng mga possible questions for K1 visa or fiancé visa or spouse visa. Thank you so much. Please like, share, and subscribe.